lamang Radyo Pinoy at kami ninyo sa sandali ito. Walang ikot. Bakit ang ikot kochi kabayan. Kaya na ating pinag-usapan kanina, yun sa sabi nga natin kailangan matuto tayo. No? Tingnan natin ano mang bagay na pinalalagdaan sa atin. Lalo na po yung mga agency na yan na po kung pwede nga na pabalik pa na kayo mapasunod nila kayo sa gusto nila. Di ko ba? So, maging matalino tayo kabayan. Okay? Para hindi tayo po napapahama, hindi tayo nalalagay sa amin. Okay? Maging yung ating mga kababayan natin dyan sa mga bahay-bahay. Kamusta ko kayo pala dyan, ha? Baka naman nasandali ito kayo nagtututo nakikinigyan ng rabay, masunog ang inyong nilalaga. Nasusunog ko ba yun? Ako sa tingin, masarap ang nilagang baka o sinigang, hindi ko ba? Aksyon na bagos. Ako'y pag-iisip yung pagkipanangalian ako'y talagang ay kututututo lalo na sa tingin. Masarap ang sa tingin talagang ng itong bahay. Kasi kami, gaya kami, trabaho Monday to Friday, wala lang tayo na makapaglutong bahay kahit sa gabi. Bisa darating ka, pagdada ka na, pagkunta, hanggang kumain ka na lang ng prutas, o kaya kung kakain ka na lang sa labas, sa araw naman, siyempre sa office, gano'n lang naman ang oras na pahinga namin, bentang na yan, bibili ka ng mga luto-luto sa tabi-tabi. When it comes to luto-luto, ito lang ha, ingat-ingat na kabayan, yung mga kumakain sa mga tabi-tabi, minsan yung mga mantika yata nila, yung niluto nila lahat, isang kasi mantika, hindi na nagpapalit Alam nyo, babay, nagkasakit ang tiyan mo dyan dahil sa mga mantika na yan, sensitive pa naman ang aking tiyan. Pagdating sa mantika, so, yung ingat tayo dyan. Alam nyo ba na isang mataas na sakit dito sa Taiwan, sa mga Taiwanese, yung sakit sa, atay, tinatawag nila nga, ito, nabablock doon sakit sa atay. Hindi ko pa naisip. hindi ko maiisip ako talaga ng bumisan hindi isa na nabablock kaya na tayo. Isa ba yung tanda ng katandaan? Iwag ko ba? Isa kailangan ko yata na umitong na maka Yes, Elizabeth.
po. Yes lang? Talagang yes? Ay, yes, nag-yes ako. Sabi-sabi pa na yun yung yes. Nickname ko po. Nickname ko. Pero the full name mo, anong pangalan mo? Ayesa po. Ayesa. Huwag ka na lang Ayesa. Parang yung pangalan sa galing sa mga telenovela. Ayesa. Yes, saan ka provincia galing sa Pilipinas? So, from Pola Oriental Mindoro po. Saan? Sa Pola Oriental Mindoro. Opo. Yung Mindoro, huwag ka magagalit ha. Saan ba yung may mga buntot? Oriental, Occidental? Occidental po. Ayun, Occidental. So, okay na. Wala kang buntot. sorry na. Nagpapagawa lang. Pero alam natin, yung mga taga Mindoro ay malapit sa Batangas yan. Opo. So, maybe yung parents mo pa Batangas yan, di ba? Opo. Ayun, okay. Yes, sa inyo ko, district ka na yung Taipei City. So, ano ang trabaho rito sa bahay, sa factory o ano? Sa bahay po. Ah, sa bahay ka? Ah, as caregiver. Opo. Ayun. Kung saan naman ang trabaho mo yan? Gano'ng katagal ka na rito? 3 years and 8 months po. 3 years and 8 months. So, paulong balik mo nito after 3 years? Pangalawa na po. Pangalawa na. Okay. Sa boses mo yan, batang-bata ka. Mga 24, 26, ha? 28. Ayun, pumata na dalawang taon yung sinabi ko, no? 28, o bata ba yan? O, 28. Oo, dahil sa ngayon, ang babae, matagal umabot sa tinatawag natin. Tinatawag natin ba, what's your age? Ayaw kasi nila mag-asawa. Ganda yun, 25 na ayaw pa kasi daw, bata pa eh. So, oh. Mas bata ka, 28 ka. So, well, anyway, 28, expect ko, single ka ba? Single mother po? Single mother, ayun. Okay, kamusta yung mga bata? Ilan ang tingin mo? Isa lang po. Isa lang. Siyempre, ano? Single rin. Okay. Alam mo, kasi yata, alam mo, karami sa mga ini-entretor ito, pag ano, ini-entretor daw, hindi, parang kikwentuhan lang tayo. Kamusta naman ang relasyon mo sa iyong amo? Maganda po. Maganda. Maayos ang relasyon sa amo mo. At okay naman ang trabaho mo? Okay naman po. Hindi po mahirap. Hindi ko mahirap. So, how do you find your employer? Okay ba sila? Okay po sila. Wala. Even the immediate family niya? Let's say, yung mga... Yes. Yeah, lahat. Okay. Hindi ako sinukuring na iba. So, you are treated like their own family, no? Yes. So, you talaga, no? Ganda, swerte, no? So, kami natutuwa, pag nakakaalaman namin na may kababayan tayo ganyan, napaka-swerte sa kanilang amo, talaga nga, tutuwa kami. Okay, at so, sa panahon na 3 years, matanong kita, ito'y fine Taiwan. Is it, okay ba Taiwan na magtrabaho rito? Or nakapagtrabaho na siya ng bansa? Hindi pa po. So, first time po sa abroad? Trabaho sa itong bansa. So, first time. Sa Taiwan. So, itong first abroad mo, first country na napuntahan ko. So, kamusta naman? How do you find Taiwan? Is it maganda bang place dito? Nakapamasya ka naman rito? Hindi. Kasi yung off ko. Ah, yung off mo. Siya, hindi regular yung off mo? Once a month po, kaya lang po, depende po sa amo po, kung nandito sila. Once a month, so. Pero once na, nag-day off ka, usually saan ang kanagpunta? Sa Thailand po. Sa Thailand? May saan po, Taichung. Uy, meron yata special someone. Ah, okay. Saan may pakikilala pa naman sa'yo eh. Pero meron pa rin special someone sa Thailand or Taichung. Dala-dalo pa yan, ha? Ano, pasyalan lang naman po. Oo, di wala ka. Kakasos ka mong papapagod kung di ka walang special doon. Di ba? there's something special. There's something special doon. Ano? Na maaari nag-attract sa'yo. Parang, it's like, nagpamagnetize sa'yo. Parang, wala doon. Ah, yun. Ayaw sa Taipei. Wala ba rito na, na influence na pwedeng matakasimutan ng Taipei? Ha? Mahina yan yung mga taga-Taipei.
Taipei. Ay, mga taga-Taipei, gising-gising. Ayun na yung mga taga-Taipei ang tao yun. Bakit pinagwabayaan yun itong isang napakagandang bilag, si Yat de la Vega, nasa Taichung Island pa mapupunta. Sa close na naman, sa 3 years po, madali kita. Ano ang nagpamagpamo sa buhay ng pamilya mo? Ako'y saludo sa iyo yan sa ginawa mo na yan. Oh. Ha?
Okay, napakabait na kapatid, napakabait na anak. Sana din ang lahat, ano, yung ating mga babayan na para walang away-away. Ganon din sa mga Pilipino. Kapag Pilipino na papatayan, kapag Pilipino nag-aaway, nasa ibang bansa, sila-sila, natapunan ng baho. Ano pinakikita nyo dyan, yung mga klase ng Pinoy, di ba? Yes? Oo. Hindi naman kasi tama yung ganun. Dapat nagkakaisa. Eh, pare-pare yung Pilipino tayo eh, di ba? Okay. Eh, sasabi nila, eh, kasi po yung kababayan natin sa bayan eh. Meron tayong kamarino. Sino yan? Di ba naman kayo sa embassy? Sabihin nyo sa amin yan, basta no. Sabihin nyo sa amin man ang una para ayusin kayo, di ba? Opo, tama po yan. Si Maid eh. Sasaksakan eh. Eh, ngayon na dito, daming kaso Pilipino, sinaksang kapo Pilipino, ngayon nakakulong, di ba? Ay, nako, okay, yes, ako ay natutuwa sa nalaman ko mula sa iyo na ganun ang ginawa mo sa kapatid ko. Isip tama, ha? Okay, at sige, bago tayo magpaalam, patiling mo yung mga kaibigan mo na nakikinig sa iyo. Kuya, pwede ko mag-thank you, Okay. Una ko na nagpapasalan ko kung Edgar sa lahat ng blessings na binigay niya sa akin at sa mga kapay niya. Okay. Sa buhay. Maraming salamat ko yun, Dan, sa obedience sa akin. Dan, sa may bahagi ang aking karanasan ng ang OSW sa mga kapwa ko. Okay. Maraming salamat ko ako sa mga kagamit ko. Maraming salamat din po sa pagkagamit na naugnayan sa alalapin sa ikatapos at ang anniversary na ako. Radio Punay Science Club sa darat ng ikawalong sa darat ng ikawalong ng Disyembre. Kuya Dan, sa ano yan ka po namin? Ay, sigapin natin. Sigapin natin. Sana po ay makita mo naman kita. Ayun na po, baka umalik ka na sa membership. Isang malaki ka na nalad. Okay, na makaloob ang palad ka. Okay, maraming salamat. Iyan ha. Kuya Lan? Pwede pa mo? O sige, pati ka pa. Sa mga listeners po na Radio Pinoy Fans Club, Radio Pinoy FM 90.7, pinakating ko po kayo ng magandang umaga, magpalaan po kayo ng buong may kapal. Salamat po sila sa bumubuo ng Radio Pinoy Fans Club, kung ako na kay Ms. Pauline Deluyon, Petra Bartolo, Ms. Crystal Dura, Mary Ellen Esperos, Lea Soriano, Mary Ann Hughes, Amor Bienviaje, Ate Esther de la Cruz, Rose Perez, Jenny de la Cruz, Domingo, Mantas, Ms. Angelic Omani, Mr. Greg Muno, Kuya Ray, Jared Dangkio, Adulala Abukay, Tayan ko Starlet. And then, binabati ko po yung panit ko, last 5 minutes. Ayun, siya ko na ay. Okay. Thank you. Thank you very much, Jeff, sa oras na pinagkulong ko sa umano dito. Okay. Bye-bye. God bless. Ayan po si Yip Delapdega, napakabait na kapatid. Sana lahat ng mga kapatid ito, no? Ha? Huwag mag-away-away, ha? Magtulungan, ha? Tumag niyong pera ang ating maging parang Panginoon. Yung Yip mismo yung pinagmumula ng away, yung pera. Pero kahit ano mangyari, ang pera na kinikita, pero yung kapatid mo, iisa lang yan. Maraming salamat, friend. Ayan ang dedicated song mo.